Ito na nga ba ang katapusan ni Asta? Ang pagiging malambot ni Asta kay Sister Lily ang magiging dahilan nga ba ng lahat upang tuluyan ng maglaho si Asta? Dahil sa chapter na ito ay masasaksihan natin ang ginawa ni Sister Lily kay Asta gamit ang special magic na binigay ni Lucio Socrates sa kanya ay nawala ng parang bula si Asta. Kaya hindi napigilang mapasigaw ni Noel sa sobrang galit sa kanyang sarili dahil wala man lang siyang nagawa upang ipagtanggol si Asta kina Lucius at Sister Lily. At ang planong Judgment Day ni Lucius na magsisimula daw sa Clover Kingdom upang tanghalin ng kanyang sarili bilang isang Wizard Emperor. At masasaksihan din natin ang pagdating ng mga Magic Knights Captain at ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito, mga Lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana mga Lods, tulungan nyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video. Dahil magsisimula na tayo, mga Lods. So skip muna natin yung recap, mga Lods, upang makapag-start na tayo kaagad. At kung hindi mo pa napapanood ang huling chapter, ay ilalagay ko yung link sa description, pati na rin yung kadugtong sa huling episode ng anime, which is ang episode 171. So without any further ado, let's go! So nagsimula ang chapter na ito kung saan bumagsak si Asta sa isang bubong at sina Lucius at Sister Lily ay nasa itaas habang tinitingnan si Asta na makikitang nagtamo ng matinding sugat sa katawan at nagkalat ang dugo ni Asta sa bubong ng bahay. Si Lucius at Sister Lily ay nasasabik ng mamatay ang nag-iisang bahid ng mundo sa hinaharap at yung dugo ni Asta sa kamay ni Lucius ay hindi pa nawawala. Habang si Asta ay nasa bubong ay hindi pa rin ito sumusuko dahil sinabi niya na hindi pa daw siya tapos kahit napakarami ng dugo ang nawala sa kanya at parang sobrang tindi ang natamo niyang sugat dahil nagsisilabasan talaga yung dugo sa bibig ni Asta. Pagkatapos ay mukhang pinainit ni Lucius ang kanyang kamay na makikitang umuusok ito at nawala ang dugo ni Asta sa kamay ni Lucius. Sinabi ni Lucius na hindi dapat magmatigas ang ulo ni Asta dahil wala na itong lakas upang gumalaw para labanan siya at ilang minuto na lamang daw ang natitira sa buhay ni Asta. By the way, mga Lods, ang title ng chapter na ito ay Severance na ang ibig sabihin ay pagkahiwalay. Maya-maya pa ay may biglang tumawag sa pangalan ni Asta at ito pala ay sina Sekri, Noel na naka-Valkyrie dress habang hawak-hawak niya ang kamay ni Mimosa. At parang nagmamadali talaga itong si Noel, mga Lods, upang pagalingin agad ang sugat ni Asta dahil mukhang hinila agad ni Noel ang kamay ni Mimosa sa sobrang pagmamadali kahit hindi pa nakapag-transform into ultimate healing form si Mimosa. Pagkatapos ay agad nag-unleash si Noel ng Sea Dragon Roar upang atakehin sina Lucius at Sister Lily. Ngunit agad itong napansin ni Sister Lily na mayroong umaatake sa kanilang likuran. Kaya nag-unleash si Sister Lily ng napaka-unusual na magic. Isang magic na hindi pa natin nakikita na ginamit ni Sister Lily. At ito ay ang magic ni Beelzebub, ang special magic. Kaya nakulong ang Sea Dragon Roar ni Noel sa special magic na pinakawala ni Sister Lily. At bigla itong nawala na parang bula. Kaya napaisip si Noel kung bakit nagkaroon ng special magic si Sister Lily. At tinanong niya kung bakit niya ito ginagawa kay Asta. Habang si Sister Lily ay napangiti lamang na parang walang nararamdaman. Sinabi ni Lucius na ang kapangyarihan ni Beelzebub ay inilagay niya sa katawan ni Sister Lily gamit ang kanyang soul magic. At nang narinig ni Noel ang soul magic ay napaisip ito na hindi talaga si Wizard King ang kaharap nila ngayon. Subalit kung hindi daw ito si Wizard King, ano daw ang ibig sabihin nito? Na para bang naguguluhan si Noel sa mga nangyari. Sinabi ni Lucius na siya ang pumalit sa pagkontrol ng lahat ng mga remaining Supreme Devil sa mundo ng Underworld at pati sa lower level ay kontrolado na rin niya. Gamit daw ang sangkatauhan ng mga demonyo ay magkakaroon ng panibagong mataas na antas ng buhay na mayroong hindi mapipigilan na katawan na walang hanggan ng karunungan. At si Sister Lily daw ang kauna-unahang uri na gagawin niya na tatawaging isang paladins.
at ang mga paladins ay ang tagapagligtas na lumalaban sa ngalan ng mundo. At parang dudugo na ata yung ilong ko sa sobrang lalim ni Lucius, mga lords. Pagkatapos ay pamumunuan niya ang buong mundo at hindi makukumpara ang isang wizard king ng Clover Kingdom dahil siya ay tatawaging the greatest wizard emperor ng buong mundo. At makikitang si Asta ay iniinda ang sakit ng kanyang sugat sa dibdib habang tinitingnan na nagsasalita si Lucius. At mayroon akong napansin sa soul magic grimoire ni Lucius, mga lords. Yung simbolo ay naka-inverted speed grimoire, pareho sa time magic grimoire. So parang makukumpara ito sa grimoire ni Asta na mayroong 5-leaf grimoire kapag pagmamay-ari ng isang demonyo. Pagkatapos ay nag-transform into ultimate healing form si Mimosa upang pagalingin si Asta. At pati si Sekri ay bumalik na sa tunay na anyo. At take note, mga lords, si Sekri ay isa ring magaling na recovery mage using her sealing magic. Habang si Sister Lily ay tatapusin na sana niya si Asta gamit ang special magic ni Beelzebub na ibinigay sa kanya ni Lucio Sogratis. Subalit nang napansin niyang parating na sina Noel, Sekri at Mimosa upang iligtas si Asta, ay agad nag-unleash si Sister Lily ng special magic Mana Domination. Isang napakalaking box na coated ng special magic at hindi ito kayang wasakin ng simpleng atake lamang ni Noel. At sa tingin ko, kahit ang pinakamalakas na magic ni Noel ay hindi pa rin ito mawawasak dahil mapupunta lamang sa space ang kanyang magic hanggang sa mawawala ito na parang bula. Sinabi ni Sister Lily na ito daw ay isang kulungan kung saan tinatakpan nito ng special magic. Hindi niya inakala na magkaroon siya ng ganito kalakas na magic. At napahanga talaga siya sa galing ng kapangyarihan ni Lucio Sogratis. Kaya huwag daw silang matakot dahil darating ang araw na makikita nila na si Lucius ay magiging isang banal. Habang si Noel ay sobrang nag-aalala para kay Asta. At sumigaw ito na itigil na ang ginagawa ni Sister Lily. Itinaas ni Sister Lily ang kanyang kamay na para bang gagawa ito ng isang atake upang tapusin si Asta. At humingi ng tawad, subalit hindi daw dapat mag-aalala dahil ang pagkamatay ni Asta ay magbibigay ng tunay na kapayapaan sa buong mundo. Habang si Asta ay sumisigaw at nangangakong ililigtas niya si Sister Lily. Pagkatapos ay binitawan ni Sister Lily ang kanyang special magic at biglang naglaho si Asta na parang bula. At nasaksihan ng tatlo sa loob ng special magic ang pagkawala ni Asta sa kanilang harapan. Kaya hindi napigilan ni Noel ang kanyang sarili na sumigaw sa pangalan ni Asta. Habang si Sekre ay sobrang nagulat sa nangyari kay Asta. At si Mimosa naman ay napaiyak sa kanyang nakita. Habang si Lucius ay sobrang natutuwa at sinabing tapos na, ang bahid ng mundo ay inalis na at ang araw ng paghuhukom ay darating sa 7th araw simula ngayon para sa huling krusada ng kanilang mga uri upang magdala ng kapayapaan at hindi na kailangan ang katangahang alitan sa buong mundo. Sinabi ni Lucius kay Noel na matagal na niyang alam kung paano ito mangyari at ano ang kalalabasan nito sa pamamagitan ng kanyang vision. Ngunit gayunpaman, alam niyang hindi sumusuko si Noel at darating ang araw na kakalabanin siya nito dahil nahuhulaan niya daw ito. Pagkatapos ay nagsisidatingan ang mga captain ng Magic Knights na makikitang nagmamadali ito upang alamin kung ano ang nangyari. Subalit nakita nila ang mukha ng Wizard King na may kakaibang anyo. Kaya nagdadalawang isip si Captain Vengeance kung si Julius nga ba ang nakita nila. At napaisip si Captain Fugulion na mukhang hindi talaga si Julius ang kanilang nakita ngayon dahil iba ang kapangyarihan nito. Ngunit naguguluhan siya. Habang si Captain Yami ay nararamdaman ang key ng kanyang magic ay ganap na naiiba kay Julius. Subalit ang kanyang mukha at katawan ay pareho lamang. At habang sina Julius at Sister Lily ay unti-unting naglaho gamit ang special magic ni Sister Lily upang makatakas kaagad sa lugar. Kaya hindi napigilan ni Captain Yami na mapasigaw sa pangalan ni Julius sa sobrang galit dahil ang taong nagbigay halaga sa kanyang buhay noon at ang dahilan kung bakit siya nabuo as a Magic Knight Captain ay magiging pinakamalakas na kalaban nila ngayon. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito, mga lords. At huwag mo sanang kalimutang mag-like at mag-comment sa video na ito. At sana, mga lords, tulungan niyo ako na makaabot at least 1,000 likes for this video. At paki-follow and like sa iba pang social media account natin. At yun lang, mga lords. Salamat. It's time to shout out, mga lords.